Hey, what's up, mga bro? So, eto na ang pinakamainit na tapatan ngayong second round. Milwaukee Bucks laban sa Brooklyn Nets. Sa tingin ko nga kung sino man ang manalo dito, siya ang papasok sa finals, mga bro. Kaya naman tara't pag-usapan natin yan. Well, sa first quarter, isang hindi magandang balita agad para sa Brooklyn. Dahil sa loob pa lang ng 43 seconds, si James Harden ay na-injured ulit yung kanyang hamstring. Kaya naman hindi magandang sign yan para sa kanila. Lalo na't hindi na siya makakabalik pa sa laro, mga bro. Pero ganun pa man, nauwi pa din naman sa dikit ng naging first quarter, 32-30, lamang ang Milwaukee. Kung saan parehas mainit ang opensa ng kanilang star player. 8 points ang meron netong si Durant, habang 10 points naman ang kinana ni Giannis Antetokounmpo. Tapos parehas din maganda yung nakuha nilang tulong mula sa ibang teammates nila. Sa Brooklyn, 9 points para kay Kyrie Irving, 6 para kay Griffin, at 5 points para kay Joe Harris. Sa Milwaukee, 7 points para kay Tucker, 6 para kay Lopez, at 5 points naman para kay Holiday. Kaya naman mainit-init na first quarter ang nangyari. Sa second quarter naman, sobrang ganda ng naging ambag ng second unit nitong Brooklyn Nets. Dahil kumpara sa bench scoring ng Bucks, ang layo ng agwat, mga bro. 4 na puntos lang ang meron na itong Milwaukee, habang 13 naman para sa Brooklyn. Yung Blake Griffin, grabing hassle yung inilalaro ngayong first half. Meron na siyang 10 points, 6 rebounds, 2 assists, at 2 steals. All around si Griffin ngayon, mga bro. Kaya naman matapos malamangan sa first quarter, sila naman ang lumamang sa second quarter, 63-61. Pagdating ng third quarter, maganda ulit ang simula ng Brooklyn. Kunsahan bagya silang nakalayo sa Milwaukee dahil lumamang sila dyan ng 7 points bago mapatawag ng timeout etong Milwaukee. Hanggang sa umabot pa nga yan ng double digits. Sa quarter na to, parehas na ding may tig 25 points sila Durant at Kyrie Irving. 15 para kay Griffin, 13 para kay Harris, at ang pumalit sa pwesto ni James Harden na may James din sa pangalan, meron ng 10 points sa third quarter. Kaya naman sa ganda ng opensa nila, umabot na sa 14 points yung inilamang nila, 98-84. At sa uling quarter naman, mga bro, ibang iba talaga yung nilalaro ngayon ni Blake Griffin. Dahil offense at defense, talagang kinakana niya ngayon. Siya nga din ang bumabantay kay Giannis at Brook Lopez, at siya din yung nagbibigay ng matinding energy sa Brooklyn. Kaya naman sa quarter na to, patuloy pa ding minamama ng Brooklyn etong opensa, mga bro. Si Giannis na lang ang kumakana para sa Milwaukee dahil yung Middleton wala sa hulog ngayong game. Sa tres na to ni Harris, para sa akin, dun pa lang tapos na ang laro, 115-107. So mas nanaig ang matinding opensa ng Brooklyn kesa sa defensive team ng Milwaukee. 29 points para kay Durant, 25 para kay Irving, 19 para kay Harris, 12 para kay Mike James, at ang best player para sa akin ngayong game na si Blake Griffin, gumawa kanina ng 18 points, 14 rebounds, 3 assists, at 2 steals while shooting 7 of 13 pagdating sa field. So kahit walang James Harden, nakakuha pa din nila itong panalo, mga bro. So yan lang para sa video update natin sa Game 1 sa laban ng Brooklyn Nets at Milwaukee Bucks. Huwag kalimutan na i-follow ang ating Facebook page at syempre mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa panonood, mga bro. Peace, bro!